Your team is banning. Oh, so this is different for our teams. Echo, binan nila is Fanny and Karina. So ayaw nila dito na magkaroon ng edge, kumbaga, si Kyrie in terms of the jungler heroes. And at the same time, baka kasi meron silang hero na ibang gusto kuhanin para kay Carl Easy. Mm-hmm. Yeah. Pati, ano to, respect na rin to para kay, ano, kay Kyrie. Alam naman natin na kapag nakahawak ng kable ng Fanny to si Kyrie, isa siya sa mga players na talagang makikita mo yung mastery dito sa mga ganitong klaseng hero. And also respecting, actually, tatlo wow sa mga bans ng Echo dito is just focusing on shutting down Kyrie sa mga heroes niya, sa mga comfort heroes niya. So you're just forcing Kyrie to use a different hero na medyo hindi siya ganun ka-comfortable. Kumbaga, yung mga assassin heroes, eh, no? Wala na agad. Tinatanggalan nila si Kyrie. It means na isa lang yung gusto nila maging ruta na tanggalan natin doon sa first phase. Pero may isip mo rin kasi if ganito yung tinatarget ng Echo, possibly, nakunin na ng Echo yung jungler nila ng mas maaga. Pero downside is, if i-reveal nila agad yung jungler nila, mas madaling maka-counter. Pero na lang, kung ang gusto kuhanin ng Echo is, Masha. So si Masha kasi ngayon, pwede mo siyang gawing jungler, pwede mo siya, din siyang gawing explain. Actually, pwede nga din tank. Kumbaga, napakadami niyang uses. So yun yung concern kanina ni Santi na pag kinuha nila agad, marireveal agad yung pwede nilang gawin na jungler. Pero kasi itong hero na to, pwede pa nilang laruin sa lagitnaan ng draft. Depende sa ibibitaw ng Onyx. Man, the eve of Baloy in the recent tweet, sinasabi niya, hindi na daw siya sanay. Medyo baka rusty na daw sa kanyang post-war sa pagiging mid lane. Kasi madalas na nakikita, minsan roaming na talaga sila. Nagsiswitch sila ni Hatred. But now, back siya jungle, possibly. Tapos, yung Baloy's Kiev nga. Pero, with this back siya pick, pwede niya pang gamitin to as roamer, if hindi to kunin ni Kyrie. Yep. Ito yung mga ito yung isa sa mga mini games when it comes to drafting. Na kailangan mong i-conceal yung sarili mong strategy or yung sarili mong draft against your enemy. And one of the best ways to conceal your information or yung plano ninyo is pumili kayo ng mga heroes na meta na meron ding flexibility when it comes to roles. At yun yung pinapakita ng dalawang teams na to. Again, Masha, sabi nga ni Chantel, flexible din to. Pwede siya sa mga iba't ibang roles along with the back siya. Pero nakikita natin, dalawa sa mga meta heroes is napunta sa dalawang team. Talagang nagkakaroon tayo ng tansyahan. Nagkakaroon tayo ng adjust when it comes to players and heroes. One good thing naman dito, TBZ and Santi, yung dalawang heroes na kinuha naman ng Echo is the Pakito and Dairoth. Pag tinignan na agad natin dalawang heroes na to, pasugod na agad. Ayo. So parang somehow mahirap para dito sa Eve ng Onyx, not unless mauna sila in terms of itemization. Para yung tinatawag natin na malagkit na agad or the Ice Queen Wand for this hero. Oo, yung Ice Queen Wand talaga yung magbibigay dito ng ano eh, ng pampalagkit factor aside doon sa real world manipulation na pwedeng ibigay. Pero yun nga, no, parang ano na lang eh, spider sense for Onyx na lang eh kung mararamdaman nila yung mga pagpasok, yung mga biglaang pag-initiate ng Echo, kasi showtime talaga ang hanap ng Echo. But for this 1-1 pick, wow! Oo, napawaw tayong lahat because of this 1-1, kasi sinabi natin, yes, yung mga heroes ngayon na Echo is pasugod. And 1-1 ang magandang sagot dyan kasi mag-cast ka lang ng first skill mo, automatic, mabilis na para sa'yo magkaroon ng stacks. Instant ultimate agad, kumbaga, at napakadaling mag-deal ng damage whenever Echo wants an initiation. Yes, pati ano rin kasi, bukod sa 1-1, yung mas pinadali na makuha mo kaagad yung crossbow tank or ma-activate yung crossbow tank. Kasi dati apat siya, ngayon tatlo na lang. And also, laging pasugod eh, yung Echo, yung first three members ng Echo eh. At kapag nakuha mo kaagad yung stack, ang tagal mong nasa era, yung invisible frame na hindi ka kayang i-target and hindi ka pwedeng i-damage, nagkakaroon din ng opportunity yung ibang members ng Onyx Philippines na mag-deal ng damage, na mag-reposition at sumalaksak. Oh, pag lumilipat ka, parang may minus one, pero tumatama eh, tapos hindi mo siya makill. And usually, yung 1-1 pa yung ipapryo mo sa mga clash, kasi nga, delikado talaga pag nakalipat na. But now, banning out the Angela from the side of Echo, actually, nakita natin to sa first series na naging effective to, di ba? From few. So, kahit na hindi sila nakaling ngayon, no, yung Angeline combo yung gagamitin, nire-respeto nila
na may possibility pa rin na gamitin to ni Nico Fobia as the roamer. Kasi usually yung Angela, doon lang naman siya sa maintain eh. Yes. And if may Eve na kayo, hindi nyo nakukunan yun. But Yuzong, Bagyong Benny is being respected. Actually, hindi lang si Bagyong Benny nire-respeto, pati si Trimar eh. Ginagamit nila itong dalawa. Oh, kumbaga, super onic kasi dito. Ayaw na yung mga heroes na pwede pang mga maging panggulo para sa kanila. Pero nice ban para dito sa Echo, which is the Thames. Dahil maganda nga naman yung combo. Imaginin mo, meron ka ng mabak siya dito. You also have, kung nakuha nila yung Thames, malaking factor para sa kanila. May pansagot sila in terms of sustain and damage na rin as well against Echo. Yeah, pati isa rin kasi sa mga heroes na pwedeng pumantay or pwedeng lumamang sa Dire of Pick is yung Thames eh. Na pwede niyang isustain yung damage kahit yung Abyssim Strike at pwede niyang labanan kaagad as early as level 2. Since pare sila ng Dyroth, level 2 rin yung Dyroth, pwede agad siyang bumakpak agad. Palag-palag, eh. So, tumasabay siya sa power level at ayaw yun ng Echo. And at the same time, respect na rin talaga dito sa Yuzong na talagang sobrang flexible kapag nahawakan ng Echo. Paggamit to ng Echo, hindi mo alam kung sino ang gagamit. So, for Onyx, they will secure the Hilda. Malamang si Miko Pobia na gagamit nito. Mga boborger to sa ano, land of doon. Most probably, ang strategy dito ng Onyx would be, they will have the back shot as their jungler. Yung Hilda nila dito is literal na panggulo. Wow! Nostalgic. Remember the last time that they played against each other, it was also Helcurt. Pero nung time na yon, Onyx ang may gamit. So sabi nila, kung ano yung ginamit niya sa amin last time na nagkita tayo, try naman natin na kayo makaramdam. And now Echo securing a hero for Kurt Easy. Surprisingly, parang hindi na ano, no? Hindi gaanong tinarget talaga yung heroes dito. Ang dami pang pwedeng pagpilian ng ating mga mid laners. And Kagura, lagi pag naalala ko pag Kagura kasi si Tads talaga eh. Malupitang magbigay ng payong to eh. Yeah. Well, kakaibang payong. Kakaibang payong. Kumbaga yun yung payong mo na mabibili mo sa ano sa mga akala ko payong kaibigan. Payong kaibigan. Yan, pwede. Pero again, no, well, kidding aside, I love Kagura bukod dun sa ano sa burst capability niya. Kumbaga nasasagot niya kaagad eh, hindi mo na kailangan puwersahin or hindi mo na kailangan kumuha ng hero na pwedeng pang-cancel dun sa reward manipulation at maabot itong 1-1 kapag umabot tayo sa mga team fights. Sa isang burst lang, mapupwersa mo agad na ma-end yung reward manipulation eh, pag na-burst mo siya. Ganun talaga yung pwedeng mangyari dito sa laban na to. Pero for Onyx, man, securing a Kufra. Ooh. So now, nakikita mo palang yung lineup ng Onyx. Parang ang hirap ng tusukin. Sobrang tigas. Tsaka grabe yung bakbakan kung sino mo makakatapat dito ng Hilda for Echo. Kasi si Hilda most probably is more on the damage type knowing na ang magiging tank dito will be the Kufra. Mm-hmm. So yung mga stacks niya kasi ngayon na napakasakit. So pwede din siyang gawing high and dry. May nakalaman ako kasi nung isang araw sa RG high and dry. Parang isang kaltok lang ang sakit talaga. High and dry Hilda tapos may stacks. Wow. Parang akong gusto sustain din. Ganun siya ka-flexible, no? Meron kang option if ikaw yung Hilda. So, it's all up to Miko Fobia kung paano niya gagamitin yung Hilda niya. Mm. If mangangaltok nga ba talaga siya, makakakuha siya ng kills or hindi. Pero now, we can see here na yung ating mga teams naka-secure ng mga komportabling heroes for them, we have the Baxi Jungle from the side of Onyx habang sa kabila naman is malamang Helcurt talaga ang gagamitin na Carl TZ and ganun ang mangyayari. For this game number one, this is the game versus Echo and Onyx na malalaman natin kung ano ang magiging resulta since laning phase pa lang, kita mo na agad eh, Goldane Marky versus Benny Cutie, dito talaga sila kilala. Interesting yung sinasabi natin for the Hilda, it is going to be by the hands of Dilarski at sakto high-end rin gamit niya. So imaginein mo, meron na siyang sariling skill that has the movement speed but this time around, samahan mo pa ng sprint. Tingnan mo, si Tim Martigis na pushback niya agad as early as level 1, first creep wave pa lang to. Napaka-crucial nun. Mamimiss niya kaagad yun. Sobrang crucial nito para sa isang XP laner. Kasi once na nakalamang at nakakuha agad ng level 4 itong Hilda, mahihirapan masustain ito sa lane. Oo nga pala. Kasi pwedeng gamitin yung XP Hilda o XP Kufra eh. Pero they decided. Naalala ko to, man. Nakalaban ko sila. Ano? Sila Dilar sa RG. Ito yung XP niya. Ito yung ginamit nila sa amin. Binugbog kami nito ni Dilarski. And ngayon, may kita natin kung gano'n nga ba talaga ito ka-effective. From the side of Onyx, by the looks of it, Kunat Gaming, tapos may dalawang damage dealer ang lineup nila. Oh, kumbaga para ngayon sa Onyx, somehow maganda yung magiging space nila knowing na makukunat din yung talagang laging umiikot. Meron pa silang additional control with a slow of Baloyski. But for Echo kasi, again, going back to their flashy
plays. They have the hail card. Para sila mang bulaga agad. Instant burst and instant kill for them. But ang pinaka magiging crucial dito is kung paano babantayan ni Benny Cutie si Marky sa may top na hindi tataba. Oo, kasi mahirap din kasi, no? Lamang agad sa range advantage, eh. Especially kapag Pakito ka. Pero once na nagkaroon ng item na si Pakito at hindi nakaiwas ka agad si Marky, dun mag-iiba yung timpla dun sa may top lane. So tingin ko, kapag magkakaroon agad tayo ng mga early rotations, medyo magkakaroon agad ng dagdag mobility or again, mobility dito sa Pakito. Again, yung ganyang 1-2 punches. Pero nakilat niyo, may middle lane. Ito ko biya na patalon, may taker, pero kinatamahan sila ng mga Dennis Taker. There is the first blood. Inadobo kill kami from Team Marky. Di kaso ka lang kapalit nito. E, apat na miyembro. Nakuha pa ni Baloyski yung turtle. Wow! 2-0-2 para kay Baloyski. Kinailangan lang niya ng mga front runners para mailatag niya ang kanyang real world manipulation. Doon natin makikita yung pagiging hindi kampante, pagiging confident rather sa pagbitaw ng mga skills during that turtle team fight. Yeah, tignan mo naman to, Mikophobia, again with the stun plus follow-up from Baloyski. Tignan mo yung damage yung dalawa nasa gitna. Ooh. Yung deadly poison stingers plus yung damage dito ni Dyroth. Talagang naubos lahat ng mga members at lumamang doon yung Onyx Philippines. And also, ang ganda ng space na ibigay nila dito kay Marky na shutdown agad nila yung mga possible rotations sa pwedeng iba to ng Echo. Yun ang kagandaan sa ginagawa ngayon ng Onyx. Talagang may oras ang Onyx na inaantay and patience talaga, no? Oo, patience kaya natin, talaga. Tumalon si Mikophobia, masasabi natin, uy, error yun ah, mali na, o hindi tumama. Medyo nabitin siya somehow. 10 beats. Pero nabawi niya kasi nung bumalik na si Kurt Easy dun sa kanyang payong, tumalbog, sumakto yung kanyang bouncing ball. Para yung pagpag, hindi makakasuccessful yung combo ng isang Kagura. And that is good for Onyx dahil doon, lumamang sila in terms of the gold. Although for Echo, nakikita rin natin yung potential ng kanilang damage pa nagkaroon ng teamfight. Kailangan lang talaga nila ma-execute ng tama kung paano sila kukuha ng kill against Onyx. Si Trimar narinig ang pagtalon pero real world manipulation ni Baloyski dito ang magpo-push back sa kanya. Pero grabe naman yung spider sense si Trimar doon. Naramdaman niya agad. Naramdaman niya bigla na meron palang dadating from the side of Onyx. And it's a good thing para dito kay Trimar. Kasi as much as possible, madedelay mo yung rotation ng kalaban. Kasi tatlo yung nandun sa bottom lane eh. Yeah. Na almost mini-mirror din. Uy, tumama! Niyakap! Hindi talaga iniwan. Tapos tatamaan pa. Abyssum Strike is on point. Kamuntiga na si Mikophobia. Pero gahibla ang matitira sa kanya. Nice attempt from Trimar TZ. Pero men, patience. Nakita mo, nag-fail man sa unang attempt ng gang. Ulitin natin. Ulit. Niya, okay lang. Sige, susunod ang pagkakataon. Gagawin ko ulit. Ngayong pagkakataon na to, mas tama na. One more time, no? One more chance. Ang tigas mo ba siya? Ay, naku, nakakarili. Shinare ko lang yung experiences ng mga tropa. Pero tingnan natin kung magiging scene ba ang scenario sa ating turtle teamfight. At Onyx will try to take this one. Real world manipulation, sakto-sakto lang. Pero siya ngayon maging target. Makukuha ni Marky si Turtle. Tapos mo, hindi makakuha ni ng kill. Kaso ka lang yung deadly poison stickers dito. On point lang. And Echo takes a win. Bawi ito doon sa first turtle fight. 1-1 para sa ating turtle team fight. This time around, Echo naman ang nakalamang. Sabi ni Yawi, teka lang, alam ko na kung saan pupwesta si Baloyski. Saktong-sakto kung saan niyang inert-nert doon. Ito mo naman, Yawi, yes, na-absorb niya lahat ng mga damage. And paggamit ng ultimate Baloyski, nag-iba agad yung mga target dito ng mga members ng Onyx Philippines. At si Yawi nakapag-free hit. Si Baloyski, hindi niya gaano napansin dito si Yawi. Kasi out of real world manipulation din, hindi niya ma-damage. So the best thing that he can do is just to release yung mga damage sa ibang targets at naging successful doon yung Echo Philippines. Speak of target, ngayon naman for Echo, ang kailangan na targeten would be Marky dahil si Marky ay nakasira ng Torres sa may top lane. So sabi natin kanina kailangan ng batayan yung mga lumilipad-lipad. Pero si Yawi dito, grabe mag-zone out and Mikophobia has to do something in terms of the vision. Good thing, he already has the dominance eyes. Medyo maunat-tunat na, no? Hindi na kaya ng basta kalmot-kalmot na lang. Uh-huh. Meron na rin talaga siyang pandepensa pero si Jularski ngayon yon ang magiging target ng Echo. Hahabulin to ni Benny Cute and Yawi pero mukhang makakataka siya ng ganun kabilis. Tatambay lang yun sa may bandang damuan. Parang umuwi na rin sa base yung epekto eh. Oh, ang bilis eh. Parang okay lang. Ano lang ako. Tago lang ako dito onte. Tapos balik ulit sa lane. So, pero maganda pa rin yung matchup dito eh. No? Kasi si
si Yawi, almost the same thing. Eh. Kahit hindi na siya pumunta dun sa may sa loob ng brush, nag-regen siya. Eh. So, parang almost equal pa rin yung nangyayari itong sagutan. At after matap, ma-take down yung, top, yung third sa top, umikot naman sa baba si Marky. Uy! Bilis, man. Ang may cyclone pa pinuli. Sanay sa track and field. Sanay sa track and si Dalarski. Kung bagay laban na dito ng Masha and even a Hilda would be the battle of the varsities. Kailangan nila magtakbuhan at kailangan nila mas-specify kung ano klaseng finish line ba ang kanilang gusto makuha against each other. And right now, nakakita na tayo ng medyo pagbagal in terms of the rotation. Uy, siya, uy, Varsity, Varsity, langat Varsity! Uy! Uy! Sabi niya, hindi mo kakayanin, pre. Meron pa akong pangalawang buhay. Hindi man ako pusa na siya mambuhay, pero kakayanin talaga kita. And now si Cartesi ang habulin nila. Dilorski dito, pagpasok doon sa mismong dabo, parang naging, ano rin siya, naging Masha. Nagulat ka na lang bigla, may mga tumatakbo na mga hero dito sa ating laban. But if Veronica, by the way, nakuha nila yung turtle objective. Ang bilis nga lang, Inua, parang hindi nga natin naramdaman. Pero yung matchup na to, iisipin natin. Yung Uranus Esmeralda na classic natin na sinasabing naglolokohan lang tayo, may bago na. Bago version. Hilda Masha. Hilda Masha. Parang kumbaga sila yung susunod na laban. Sa HPO, sila yung, oh yeah, atakayin mo ko, pero huwag mo akong patakbuhin kasi once nakatakbo ko, makakuha agad siya ng regen, instant regen para kay Yawi. Pero yung Onyx, again, securing another turtle, lumalamang sila when it comes to net worth and items. Sige natin yung item dito ni Marky. Ang ganda ng pagkaka-itemize niya dito. After niya makakuha ng corrosion sight for the slow and attack speed, kumuha siya kaagad ng Demon Hunter Sword kasi alam niya na sobrang kunat ng mga frontliners ng Echo Philippines at yun yung hilig nila. Gusto nila makakuha ng additional damage based on the HP of the target. And ang hirap nitong hulihin, men. Ang bilisan nitong mag-creep walk eh. Lumileprite. Double rock. Tangin na, Onyx. Somehow, nanggagawa nila na yung pinaka-strategy nila ngayon sa laban. And that is to give space for Marky. Kasi kung mapansin natin ang kanilang movement ngayon is somehow more on the visioning na talaga. So for Echo, kailangan nilang hanapin dito si Marky para mapigilan. Kasi magugulo lang kumbaga dito si Dolarski. Lagi lang siya magpapakita. And look at Marky! Imagine ko, nasa harap si Tree Marquise. But he was able to take down the turret of Echo. Grabe yung dominance na pinapakita ng Onyx dito against the super team. Hindi nagagawa ng Echo yung layering of skills na gusto nilang ginagawa talaga palagi. Pero ngayon, mauhuli nila si Dilorski. Reward manipulation dito. Gagamitin niya, pero makakatakas pa. May yakap si Benny Cutie, pero hindi babangga. Here comes the Cyclone. Buying time si Benny Cutie dito. Ang ating boksingero, kaso wala nakalipan. Crossbow, tangtap si Cartesi dito. Paano at play pa? Paloy, he goes down. And ganun din si Marky. Kaso na lang may bawi dito sa mga COVID for a kill and that is a great story plus those kills. Man, definitely a win for Echo. Sagutan ng labanan para sa ating dalawang teams. Nakakuha dito ng kill, Cartesi together with Cartesi. Inantay lang nilang lumipad yung 1-1. Tapos ngayon, dediretso silang kumuha ng Lord. Nakasira pa sila ng Torre. Napaka-intense na ating labanan in terms of sino ba ang lalaban in terms of objectives. And right now, Benny Cutie has the Malefic Roar. Naku, napakasakit na yan. Armor penetration. At nakikita natin na talagang sobrang squishy na magiging main target nila. And also, I want to commend Cartesi there. Hinintay niya yung payong, yung pagbaba dito ni Marky bago niya i-burst ng Yin Yang Overturn. At malaking impact yon para kay Cartesi. Alam naman natin na kapag nagkaroon ng item dito yung isang Kagura, kahit sabihin natin na hindi na niya gamitin yung Yin Yang Overturn, yung second skill ng Yin Yang Overturn, yung second part, enough na yon para i-take down yung mga squishy heroes such as Marky. And also apply a debuff kung sakaling piliin ni Cartesi na siya yung mag-purchase ng Necklace of Durance. Kumbaga parang sinabi dito ni Cartesi kay Marky, teka lang tayong kaibigan, baka maulanan. Kaya ikaw ay paking papayungan. After ng burst eh. Nakaka-relate ako sa tono, parang, pare, ako'y na-late. Teka na, joke, ako'y na-late. Pero ngayon, kung hindi joke, tayo makakagawin. Cartesi goes in. Pero may yakap dito gagawin si Miko Pobia for the follow-up play. Kaso nga lang, wala sila doon sa loob ng Miko Ringo. Pero mula kay Balorski. Habang andito na yung Echo nagwawala, may payong kapatid pa. Pero hindi na itutuloy pa. The Lord is marching on. Pero mukhang madedepensa nila ng ganun katulin. Yawi dito, tatakbo pa. Papasok niya talaga. Kakasok pa sa taas. And Balorski goes down. Isa-sacrifice yung buhay niya para lang mapatumba yung isa sa mga damage dealers ng kabila. Pumutok na yung mga tore doon sa mismong base ng Onyx. And ito yung hinahanap ng Echo. Grabe naman yung pagpasok doon ni Yawi. Literal na...
dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Nire-respeto ka. Napakaganda. Ito natin nasasabi, instincts. Kailangan niya makuha dito si Baloyski. Somehow, kailangan niya rin madelay. And it was a good trade dahil si Baloyski ang isa mag-dedicate dito ng laban para sa Onyx. Echo right now is a 2.3K gold. Pati mapapansin natin, ano? Mapapansin natin na every time na magkakaroon ng team fight, hindi siya yung team fight na mayroong makakatakas or ano lang, mga 2 kills lang. Laging salpukan eh. Up 4-4-2, 3-4-2, 3-4-3 exchange. At tingnan natin dito sa ating replay. Look at Yawi here with the ultimate. Bursting down the right target. Marky ka agad. Tapos biglang pumasok ka agad yung Hellcurt with the burst. Tanggal ka agad yung main damage dealer ng Onyx Philippines. And also a good positioning sa pinaka-backside, sa loob ng inner turret dito. With the real manipulation, hindi siya ma-takedown kahit sobrang baba na ng kanyang HP. Pero tingnan mo si Yawi. 3 HP. Kayang-kayang masugurin yan with the sprint. With bigla na siya nagkape. Nag-sprint na naman siya ng pagganon eh. Dumiretso lang siya. Parang Romedy na sa long jump. From track and field to long jump. Yung mga buwelong pang two steps. May mga ganun talaga tayong mga ano eh, schoolmates sa eskwelahan na mabilis tumakbo. Grabe rin tumaas. High jump, ang long jump. Kumbaga yung athletic all-in-one package na. Kaya niyang gawin lahat. Madami siyang events. Yan yung mga talagang sikat na mga schools. Abangan lahat ng mga events. Nakaka-crush sa mga ganyan. Mga star yan. Ang problema nito, may mga pumipigil sa kanila. Eh, pagsabay-sabay yung mga events. So, kailangan niyang pumili kung tatakbo ba siya o kung tatalon ba siya. Yun yung medyo mahirap. Pero ngayon, may kita natin kung ano nga ba ang magiging desisyon. Kasi okay, madalas ang pagtakbo habang ngayon. Okay, tinatanggap nila yung mga ano, no? Yung mga palanggana coming in from Kyrie. Pero kayang-kaya ng isang Masha yan eh. Magkakamadali lang para sa kanya. Not unless talaga i-burst na siya agad dito ng Onyx. So maganda yung ginagawa dito ni Yao, which is a zone out of players. Ha mga Echo, sinisimulan yung Lord. Okay, maganda yung positioning. Even 30, wala yung buhay dito. Uy! Sakit! Bigla lang unang lubas! Shaggery reward manipulation dito, hindi enough! Tapos didikita na siya ni Yawi. Sabi niya, Baloyski, angin ka lang! Flicker out! Pero mga habol pa talaga siya. Zoning out enemy. Now the Lord has been secured. Tapos nakakakuha pa ng push. Benny Cutie. Nakakapagbigay pa rin ng pressure doon sa bottom lane. Oo, kumbaga Benny Cutie, trabaho lang. Imagine, during that Lord take, Echo was able to secure that. But at the same time, Benny Cutie, nag-clear lang siya ng minion wave doon sa may bottom lane. So, ang dami nilang nakuha against the Onyx in terms of the gold. At Echo ngayon, nasa kanila yung Lord. Yep, Lord. And look at the items here. Malefic Roar kay Carl TZ with the DHS. Basta entrance plan mo kung tatapos si Pangayatan ho! Uy, papatugan na talaga lang! Base lock na, malala! Echo! Ang makakakuha nitong unang laban, grabe yung bawi nila, napakatulin. Victory! Isang matulin na pagtakbo at pagbigay na damage para dito sa Echo against Onyx. Ang bilis ng shift, kumbaga. Grabe. Pati mapapansin mo ah, na akala ko, ito yung mga laro na huwag kang pipikit. Kasi at some time na sobrang lamang nung Onyx na sila yung nagko-control, pag pumikit ka, Echo na. Echo na bigla yung lumalamang. Ay, oo. Diba? Parang nakikita mo na, okay, ganun kabilis mag-transition yung, ano, yung laro na to. Again, the super teams against Onyx Philippines na, all, na ganun din yung playstyle, yung ganun din yung aggression na pinapakita nila. Talaga nakikita nila na pag nagkamali ka ng isang beses, mati ka na agad. Check ka na agad.